Hello mga par! Kamusta po kayo? This is Tupar TV and welcome po sa aking YouTube channel. So for today's episode, share ko lang po sa inyo kung paano gamitin itong flexi forklift, no? Na bagong deliver lang dito. So, nagamit ko na to pero hindi ko na-discuss kung paano nga ba siya gamitin, no? At ano ang kagandahan nito compared dun sa ibang forklift na mas malalapad, no? So, huwag natin patagalin pa. Let's go! So, yun na nga guys, no? Para sa akin, no? Ito ay base lang po sa aking sariling opinion. No? At based din to sa mga nadaanan ko ng forklift, no? Ang kagandahan nitong forklift na ito, hindi tumatakaw sa space. Hindi kailangan ito ng malaking space para makapag-shelf ka, no? Unlike dun sa iba, sa ibang naunang forklift na nagamit ko. Ito ay kaya mag-rotate, no? Ng 220 rotation, no? Yan, kagaya niyan, yan ang pinaka-max niya, no? So makikita mo, di ba? So, yung ibang forklift, kailangan na isang buong katawan ililiko. Ito, yung unahan lang, yun ang kagandahan nitong bagong flexi forklift na yan, no? Kaya niyang umangat, no? Ng hanggang 11 to 14 meters, no? Ang taas, no? So yan, no? Nakikita niyo naman yung sample, no? Ayan, yung nakalive ako kanina. Nilagay ko na yung iba, no? So 29 pallets yan. So meron pa akong 11 na tinira, no? Na i-share ko, sasama ko na rito sa vlog na to, no? Para makita nyo kasi kanina medyo malalayo yung angulo, no? Kaya parang angulo, no? So yun, no? 200, yan ang pinakasagad niya, 220 degree rotation. So yun ang pinakasagad, no? Hindi mo na kailangan na lumiko yung kasama yung katawan, no? So punta naman tayo ngayon sa icons niya dito sa bago ka umupo, no? So yan, no? Paano ba? Sensya na kayo guys, ha. Medyo kinakabahan me, no? So hindi man ako sanay sa mga ganitong pag-i-explain, no? So yun na, yun yung handle niya, no? Start mo natin, no? Ayan. Ibabalik natin siya sa kanyang normal position. Ayan. Diba? Normal position, yan. Straight na yan, ha. Tapos meron din siyang emergency stop engine brake, no? Pag pinress mo yun, ito, mag-stop na siya, no? So, para buhayin siya ulit, press ulit, twist pa kanan, pak, then, yan na, may power na siya ulit. Tapos, ang cambio nito is, forward, neutral, backward, yan, with sounds, no? Para, kahit hindi tayo masyadong nakatingin sa likod, eh, manonotify ng mga malapit sa atin na tao, no? And then, ito yung controller niya. Ayan, up. First controller, up and down. Ayan. Up, down. Napaka-smooth ng down niya, no? Masanay kasi ako dun sa ibang forklift na ang bibilis iangat, mabilis na ibaba. Sunod tayo sa, ay tayo yung tilt na tinatawag, no? Ayan, makikita niya na yung parang tinidor, no? Press mo tong second, basta yun na yan. Pag inangat mo, paangat siya, no? Tilt yan, paangat, patingala. Ito, payuko or tamang level lang, no? At itong third stick niya, okay, yan, yung third stick is yung side-by-side na movement, no? Yan. Yan. Okay, hanggang dun lang, no? So, kung konti yung diferensya, yan, malaking bagay yan, no? Pagka yung, kagaya nitong example, no? Yung tatatluhang ka, no? Swerte na lang kasi yung paleta na to medyo maliit kaya maganda yung spacing niyan. Pero yung standard namin paletan, late lang ng diferensya niyan ng mga space niyan. So medyo mahirap talaga mag-shelve, no? So dahil medyo maliit lang yung paleta na yan at galing naman sa company, natutuwa naman ako at di na ako masyadong pinahirapan, no? So next, punta naman tayo sa kanyang buzzer, no? Sa horn. Yan. Dito, meron na sa kamay at meron din dito sa paa. Yan, eh. And then, meron pa siyang emergency red light, no? Pagka nasa madilim ka, yan. Okay, then, punta naman tayo sa ating, ano, rear mirror ba tawag dyan? Yan, no? Yan. Kita natin yung sa likod, no? At ito pa ang isang sa pinakamaganda dyan. Sa forklift na to, no? Bukod sa meron na siyang overhead safety, no? Cover. And then, meron pa tong kakaiba na ano, bagong-bago, no?
sa na ba yun? Paano ko ma-explain? Ito. Nakikita nyo ba yung kaya niya? Kulay itin niya na nasa gitna na yan. Meron siyang camera, no? Nakikita. Sayang. Magandaan yan. Pag nasa may pinakamataas na yung ano, yan. Mare, nandito na sa may ganito banda, no? Siyempre, hindi mo na makikita kung nakalapat na ba yung ano mo. Yung paleta mo, no? Kung sakto na ba doon, kasi hindi mo makakita, eh. Pinakataas, no? Ito ang purpose niyan. Yan. Kaya yan, mayroong ganyang monitor, yan. Kikita niya yung ano. Okay. Kasi may... Yan, nakita niya yung sa taas, di ba? Pinapakita niya, yun yung silbi ng camera na yun. Yun ang kagandahan nitong forklift na to, no? So, kahit nakaupo ka, kita mo pa rin yung pinakataas, no? Kasi nga meron siyang camera. Yun, no? So, baba na natin siya ulit, no? 11 hanggang 11 meters to 14 meters ang kaya niyang abutin, no? Pinakamataas niya. Tapos, ang kanyang... kaya rin itong mag-angat ng hanggang 2,250 hanggang 2,500 kilograms na bigat, no? So, yun ang kagandahan itong flexi forklift na to, no? So, sana nagkaroon kayo ng idea or may nagtunan po kayo sa akin. Mga parpasensya na kayo as bago lang tayo sa mga ganitong discussion or explanation, no? Hindi naman tayo talaga, alam mo na. Tsaka itong tire niya, no? Wala na yung interior, no? Elastic rubber tire, no? Yun ang pagkakasabi nun. Ang hirap. Ang hirap, tawi! So, yun na nga, guys. Papakita ko ulit sa inyo kung paano ko ulit iselb itong natitirang 10 paleta, no? Dito sa to, sa lugar na to, no? Also, although meron ditong nakalagay, ipilitin ko na lang ilagay sa pinakamatataas, no? Para at least dumating man yung item na nakadestinasyon dito, eh meron pa rin siyang paglalagyan. So, malalaki kasi yung ano, quantity na dumating ngayon, no? Yan. So, nai-shield ko na yung iba. Yan, nakikita nyo na yan. Yan doon sa taas. Yan, na-shield ko na yan. 29 pallets yan. So, let's go, guys.
So yun nga guys, no. Tapos na ng ating pag-share, no. Salamat kay Lexi. No? At yan na, no. Clear na ang ating area, no. So matutuwa na naman. I'm sure matutuwa na naman ito si Amo. Nakita niya na from 2 pallet, no. In one layer naging 3, no. So I'm sure matutuwa na naman siya nito. At yun na nga guys, tapos na ang ating pag-share, no? So maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video. And mga par, kung bago ka pa lang sa YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and hit the bell po para updated po kayo sa mga susunod natin episodes. And please po, don't skip the ads, no? Sana may napulot kayong idea at nakapanood kayo ng bago sa inyong paningin, no? Sana sana rin po ay namanghari kayo kahit konti na mga pa. Kasi alam nyo, medyo mahiwap pa we, mahiwap. So yun na lamang po, no? Hanggang dito na lang. This is 2Part TV. Peace out, yo. Brr.